Laking tulong sa komunikasyon ang paggamit ng social networking sites tulad ng Facebook at Twitter, pero dahil kumakain ng oras, nagiging sagabal na rin ito sa trabaho. Para makafocus sa mga empleyado, pinagbawal na ang paggamit nito sa ilang opisina at kumpanya sa bansa. Narito ang report. Sa isang araw, umaabot sa 5 hanggang 8 oras na ka-login sa 7 social networking accounts ang graphic artist na si Princeton. Importante raw kasi na mapanatili niya ang koneksyon sa mga kaibigan at kaanak. Pero aminado si Princeton, ang maya't maya niyang pagbukas ng Facebook o Twitter sa oras ng trabaho, nakakaapekto na raw sa kanyang performance at madalas ikagalit ng kanyang boss. Sa isang araw, nakakagawa ako ng more than 5 to 10 set cards. Yun. Because of that Facebook, mga social sites na pinagagawa ko, minsan 2, yan, 3. Para naman hindi na umabot sa ganitong sitwasyon ng mga empleyado ng Manila City Hall, pinablock na ng city administrator ang internet access ng mga empleyadong hindi kailangan gumamit nito. Palagyan natin, kunyari, ang attention mo sa isang trabaho, kailangan 100%. So at least siguro mga 30% nun dahil siyempre, lalo na pag maganda yung topic na pinag-uusapan nyo, may engross ka ron. Pwede mo lang sabihin, mamaya na to, kaya ko namang gawin ito mamaya. Ang mga mahuhuling patuloy na nagla-login ay mawawarningan o papatawan ng administrative sanctions tulad ng suspension mula 6 buwan hanggang 1 taon o tuluyang pagtanggal sa trabaho. Pabor naman daw sa patakarang ito ang teller sa taxpayer center na si Erica. Okay lang kasi para makapagtrabaho kami na maayos. Tsaka makapag-Facebook ka naman sa bahay and you have other means other than work. Di ba? Pag work, work lang. Sa 17 lokal na pamahalaan sa NCR, 15 na ang may restrictions sa social networking sites. Sa Pilipinas, umabot na sa 25 million ang Facebook users o halos 27% ng total population. Pang-apat nga tayo sa buong mundo pagdating sa haba ng oras sa paggamit ng mga social networking sites. Pero ayon sa isang eksperto sa psychology, dapat may disiplina sa paggamit nito. Kailangan din daw mag-focus lamang sa isang gawain para mas maging produktibo. Multitasking is a myth, hindi totoo na kaya nating mag-multitask. Hindi possible for you to do a good job na meron kang ginagawa on the side. Marami ng kumpanya ang nag-block ng social networking sites sa kanilang sistema para makapag-concentrate ang mga empleyado sa trabaho. Para kay Princeton naman, time management ang naging solusyon. Dapat gagawin ko lang yung Facebook siguro kung break time, yan, or after the work, kahit 1 hour man lang.